Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay paghahanda para sa binyag. Para sa ating nabinyagan na, ito'y paalaala sa atin ng kadakilaan ng binyag. Ano ba ang nangyari sa binyag? Nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Binigyan tayo ng bagong buhay. Ang bagong buhay na ito ay ang buhay mismo ng Diyos. Ito'y nangyari sa pagtanggap natin kay Hesukristo na namatay para sa atin. At ang bagong buhay niya ay binigay sa atin. Ang kanyang pagiging anak ng Diyos ay binahagi niya sa atin. Kaya nga sinabi ni San Pablo na ang lahat ng nasa kay Kristo ay bagong nilikha na. Nangyari ito kasi pinagkasundo na tayo ni Kristo sa Diyos. Tinubos na niya tayo sa anumang pagkakasala. Ito rin ay mensahe natin ngayon sa lahat. Maaari nang tayong makipagkasundo sa Diyos. Huwag na kayong matakot at mahiya na lumapit sa Diyos. Si Jesus na walang kasalanan ay ang umangkin ng lahat ng pagkakasala natin upang maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kapag tayo'y nananalig kay Kristo, hindi na nakikita ng Diyos ang mga kasamaan. Ngunit nakikita niya ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya mahal na rin tayo ng Diyos Ama. Ito ang mabuting balita. Ang binyag ang pagkupkup sa atin ni Jesus. Pero sa kasawi ang palad, kahit na tayo'y tinanggap na ng mga anak ng Diyos, lumalayo pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Kaya binigyan tayo ng bagong pagkakataon. Yan ay ang sakramento ng kumpisal. Ito ay ang pagpapatawad ng mga kasalanang nagawa ngunit pinagsisihan pagkatapos ng binyag. Kaya ang Kwaresma ay panahon din ng pagkukumpisal. Ang hindi pa nabibinyagan ay hinihikayat na magpabinyag at ang mga nabinyagan na ay hinihikayat na mangumpisal. Tanggalin na natin ang naghahadlang sa paglapit natin sa Diyos. Yan ay ang kasalanan. Ngayon ay tinatawag na Laetare Sunday at ang kulay sa misa ay pink o kulay ng rosas. Hindi ito isang political color. Ito isang liturgical color sa atin sa simbahan. Ito ay mas masayang kulay kaysa violet. Pinapahiwatig sa atin ng ating pagpipenitensya, pagdarasal at pagkawang gawa ay mga paraan upang mas maging malapit tayo sa Diyos. Kaya masaya ang patutunguhan ng ating mga pagsisikap. Hindi na mahirap lumapit sa Diyos.
napatawad ng ating mga kasalanan. Nandyan ang binyag at ang kumpisal, mga tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.